Alam niyo ho ba, kaya pala ang NPA ay ayaw ng unilateral ceasefire kasi may plano pa pala itong umatake. At noong Miyerkules nga, umatake pa nga po sa isang tribo dyan po sa Davao. What the hell? Sinalakay po ng New People's Army ang isang tribo ho dyan. Makibalita ho tayo mamaya sa militar, ha? Dyan po sa Davao kung ano ho nangyari dahil nilusob nila yung isang tribo, mga manubo. Ewan ko kung ano na nangyari. Mamaya ho, makibalita tayo sa AFP. Aha. Nasa linya na rin po ng aming telepono si Secretary Carlito Galvez, ang siya ngayong hepe ng Interagency Task Force on COVID-19. At siya po ay Presidential Peace Advisor din. Magandang umaga, Secretary Galvez, sir. Magandang umaga po sa inyo, sa Sir Erwin, sa ating mga nakikinig. Opo, live po tayo, sir, sa PTV4 at live din po tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide. Sec, so tuloy-tuloy ho, ang inyong pagpupulong lagi ho yata para malaman ang development or what's happening. So, pero ang tanong ng mga kababayan natin, sir, ay hanggang kailan daw ho kaya ito? Alam ko hindi nyo ho masasagot ito, pero I'm sure ito ay pinag-aaralan ho ninyo and you are getting reports from the Department of Health, Secretary? Opo, nakita po natin yun sa historical basis po nito. Pwede po itong tumagal dahil kasi ito po ay pandemic. Wala po tayong control. Lahat po ng mga bansa, even US, China, even yung Europe, hindi na pag-prepared dahil kasi nga biglaan po ito. So, yung preparation po natin sa ating National Action Plan, ang maganda po, meron po tayong National Action Plan na nagagawin ay ano po ang natin dito, first 100 days, kasi ano po natin ay nakikita natin na hindi pa natin na-arrest ang mga new cases ng pagka-contaminate. So, yun po ang plano namin ng sa aming action plan. Ang pinaka-immediate namin is i-flatten namin yung curve. Ibig sabihin na i-arrest namin yung contamination. Alright. Sir, isa rin ho yatang problema ang kinakabahan ng mga kababayan natin na sa bagay ho, wala pa makapagsasabi. Tanging ang Pangulo lang magsasabi upon the recommendation of the IATF kung itutuloy pa after April 14 kasi ibinigay ng Pangulo hanggang April 14 po itong enhanced community quarantine. But what, sir, kung ma-extend ito ng ilang araw, do we still have sufficient supplies, food, Secretary? Sir, iko-correct ko lang po yung ang organization po natin po ngayon according to our National Action Plan against containing COVID. Po. Nandiyan po yung IATF, headed pa rin po yan po ni DOH Secretary. Ay, okay. Oo. Opo. Ito po yung tatawag nating policy making body. Kayo yung policy making? Ang policy making body po sila CABSEC Nograles. Okay. DOH si Mato at saka ibang cabinet members. Oo. Iniwalay po natin yung policy sa operational. Kayo ho, sir, sinasabi ito, implementer of COVID-19 policies. More on sa ano po kami, sa implementation. Implementation. Oo. Opo. Kung titingnan po natin, ang aming pong pinaka-head ay si Secretary Lorenzana dahil sa kanya po lahat ang mga resources. Right. At yung NDRIMC. Uh-huh. So by operation of law, ang NDRIMC will take over of the operation. So nag-create po tayo ng National Task Force COVID-19. Mm-hmm. Na ang head po natin ay si Secretary Lorenzana. Oo. At ang ating National Incident Command Post is si Secretary Anyo. Ako po ang pag-third man. Kung sa kumpanya pa, ako po yung parang COO na mag-operate. Ako lang po ay utusan lang po ni Secretary Lorenzana at Secretary Anyo. Kasi sila po ang dalawang tao na may forces. Nandiyan po yung NGOs, nandiyan po ang PNP, nandiyan po Armed Forces, nandiyan po NDRIMC. Sir, noong Tuesday yata or Wednesday, yung New People's Army umatake na naman dyan po sa Davao. Inatake yung isang manobo tribe ho dyan. Ang pangamba ng ilan ng kababayan nating baka samantalahin itong kalaban ng Estado itong pagkakataon ngayon dahil busy po ang ating sundalo, mga pulis, ginagamit po sila sa laban kontra COVID-19. Baka magsamantala, sir. Do we still have enough forces to
confront itong tinatawag na rebellion ng mga komunista, sir? Alam ko, our forces are always ready. Pero ang talaga tama po kayo na ang focus natin ngayon is to save humanity. Right. Natin, nanganon natin ngayon. Right. Itong health crisis na to ay talagang napaka-vicious at saka talagang highly contaminated. So, talagang gusto rin po namin, ang focus namin po ngayon is mas mataas po kasi yung survival natin po eh. So, yun po ang ng armed forces na for the people to survive this crisis, for our economy to survive, kailangan po na mabilis. Kaya gusto po namin na mapabilis po kasi alam po namin na pagka mapupunto ng 3 buwan o 2 buwan, the economy will suffer greatly and our people also will suffer. Ang gusto po ni Presidente, ma-alleviate po yung suffering ng ating mga tao. All right. Secretary Carlito Galvez, Chief Implementer ng COVID-19 Policies. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po. Ingat po kayo, sir. Thank you. Maraming salamat po, sir. Thank maraming you. Salamat po, sir. Si Secretary Galvez, ayun, sila yung parang operations. Nako, Diyos ko po.